Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong Edukalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Kaya palagi lamang tumutok sa lahat ng online tutorial session po natin. Yes, hello, good afternoon sa lahat ng mga grade 6 learners natin dyan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating Itulay online tutorial class! Kumusta kayong lahat, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral mula sa unang baitang? Narito muli si Tutor Arlene, ang inyong matsayahing guro mula sa Santissima Cruz Elementary School, SDO Laguna. Makakasama nyo tuwing Biyernes sa Mathematics 1 mula 1 o'clock hanggang 1:40 ng hapon. Hello sa lahat ng ating dear viewers, learners, parents, and teachers. Shout out po sa lahat ng guro ng dito sa aming distrito, sa aming district supervisor, Mr. Luis Hermina, sa aming principal, Ms. Arena S. Rasco, at sa top management po ng SDO Laguna. Magandang hapon po sa inyo lahat at sa lahat syempre ng ating mga manonood. Of numerical expressions and equations. Again,
Tayo ay nasa Math 1, Quarter 3, Week 4. Pag-aaralan natin ang pagpapakita at pagguhit o paglikha ng buong region o pangkat batay sa kalahati at sangkapat na bahaging natira. Tayo ay nasa Math 1, Quarter 3, Week 4. Pag-aaralan natin ang pagpapakita at pagguhit o paglikha ng buong region o pangkat batay sa kalahati at sangkapat na bahaging natira. Ihanda na natin ang ating lapis at papel, kwaderno at ang ating self-learning module at ang ating sarili at ihanda sa pakikinig. Tayo muna ay magbalik-aral. Napag-aralan natin ang pagpapakita at paglalarawan o paghahati-hati ng mga elemento ng pangkat sa dalawang grupo na may parehong dami o bilang. Naaalala niyo pa ang magkapatid na Carlo at ang kanyang ate. Nais ibahagi ni Carlo ang kalahati ng 8 lollipops niya sa kanyang ate. Tulungan natin siyang hatiin ito ng tamang hati o pantay na bilang. Yan, nilagyan ni teacher ng hati sa gitna para makita natin ang tigkalahati nito. At si Carlo ay magkakaroon ng 4 na lollipops at para naman sa kanyang ate, ay 4 na lollipops din. See, at ganoon din ang sagot nila Gabriel, Altea, Margo, and ang tawag natin dyan ay kalahati ng pangkat. Kung nahihirapan kang hatiin ang pangkat o mga bagay o grupo, maaari mong gawin ito. Ididistribute mo ang lahat ng bilang ng mga bagay, kagaya nito, hanggang sa maubos ito. 1, 2 sa kabilang grupo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan na! Ilan na nakuha ni Carlo? 1, 2, 3, 4. Ilan na nakuha ng kanyang ate? 1, 2, 3, 4. Ang tawag natin dyan ay kalahati ng pangkat. 4 ang nakuha ni Carlo at 4 din ang nakuha ng kanyang ate. Natin ang mga bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kunin natin ang kalahati sa pamamagitan ng pagguhit. Ayan, mayroon na tayong dalawang grupo. At sa bawat grupo ay mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya naman, ang kalahati ng pangkat na 16 na bola ay 8. Ngayon naman, kunin natin ang sangkapat o 1/4 ng pangkat. Dahil nahati na natin ito sa dalawang pangkat, hatiin pa natin muli para makakuha tayo ng 4 na pangkat. Ayan, 4 na pangkat na. At sa bawat pangkat ay mayroon tayong 1, 2, 3, 4. Kaya naman,
Ang sangkapat ng 16 o 1/4 ng 16 ay 4. Naunawaan ba mga bata? Sa ating panibagong aralin, matututuhan mo ang paglalarawan ng buong region o set batay sa kalahati at sangkapat na bahaging natira. Ano ba yan, teacher? Ito yan. Paglikha ng buong region o pangkat. Makikita natin ang kalahating bahagi ng puso. Ito ang natira. At ang kalahati pang bahagi. Ano ang kabuoang region nito? Pagsamahin natin. Ayan, ito ang natirang bahagi. At ang kalahati pang bahagi na buo ang isang buong region ng puso. Ito naman, ito ang natirang bahagi at ito ang sangkapat na bahagi. Pagsamahin nga natin, ayan, nakabuo tayo ng hugis letter H. Ito ang kabuoang region. Paglikha naman ng buong region o pangkat, ayon sa bilang nito, ang natirang bahagi ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 at ang kalahati pang pangkat ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagsamahin natin ang natirang bahagi at ang kalahati ng pangkat. Ilan ang kabuoang pangkat? Makikita natin na ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin, ang kabuoang pangkat ay 12 o 12. Sabayan niyo ako ha, iguguhit natin ang kalahati ng bawat larawan. Ito ang kalahati ng bilog. Yan, buuin na natin. Sana ay sumasabay kayo ha. Ito naman ang kalahati ng square o parisukat. Yan, dahan-dahan lang. Medyo mahirap mag-drawing sa mouse. At ang kalahati ng tatsulok o triangle. Narito naman ang kalahati ng arrow. Ginaya lang natin ang kalahati nito. Ayan, sana ay nakasabay kayo. Kunin natin ang kalahati ng bawat number. Kagaya nito, 1/2 of 12. Kung nahihirapan tayo, pwede natin i-distribute ang number 12 sa dalawang pangkat. Bilang tayo ha, sabayan nyo ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa bawat pangkat ay mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, ang 1/2 of 12 o ang kalahati ng 12 ay 6. Kunin naman natin ang 1/4 ng 12. Kanina kinuha natin ang 1/2, ngayon ay 1/4 ng 12 o sangkapat. Hatiin natin ito sa apat na grupo, i-distribute lang natin yung number 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naubos na natin ang bilang 12. So, sa bawat pangkat ay mayroon tayong 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kaya naman, ang 1/4 ng 12 ay ilan? 3. Sa panghalimbawa, 1/2 of 20. Kalahati daw ng 20. Igrupo natin sa dalawang pangkat dahil 1/2. Bilang ulit tayo ng 1 to 20. Sabayan nyo ako. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bilangin natin sa bawat grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa kabilang grupo naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, ang 1 half of 20 ay 10. Kuhanin naman natin ang 1 fourth of 20 o sangkapat ng 20. Hahatiin natin to sa 4 na pangkat. Bilang ulit tayo ng 1 to 20 habang dinidistribute natin sa bawat pangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ilan sa bawat grupo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, ang 1 fourth of 20 ay 5. Naintindihan po ba? Very good kung naunawaan. Kung hindi, pwede mong balikan ang video na ito para mas maunawaan mo pa ang ating aralin. Ilabas na natin ang ating self-learning module. Buksan sa pahina 23 o 23 para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriing mabuti ang mga natitirang bahagi ng larawan na nasa kaliwa. Hanapin ang kalahating bahagi nito sa katapat na kolom upang mabuo ito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ayan, hahanapin daw natin ang kalahati ng bawat larawan sa kaliwa. Unang bilang, alin kaya ang kalahati nito? A or B? Kung ang sagot mo ay A, magaling, tama ka. Number 2, alin kaya ang kalahati nito? A or B? Kung ang sagot mo ay letter B, magaling, tama ka ulit. Next number, number 3, alin kaya ang kalahati ng larawang ito? A or B? Kung ang sagot mo ay letter A, great job, tama ka ulit. Number 4, alin kaya ang kalahati nito? A or B? Kung ang sagot mo ay letter A, great job! Tama ka! Number 5, alin kaya ang kalahati nito? A or B? Tingnan natin. Kung ang sagot mo ay letter B, mahusay! Ang galing-galing! Buksan naman sa pahina 24 para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sa iyong kwaderno, iguhit ang tamang bilang na dapat idagdag para mabuo ang isang set o pangkat. Unang bilang, ang tatlo ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Yan, may kulang pa tayong tatlong pangkat kaya kukumpletuhin natin. Tutularan lang natin to. Yan. Alright. Ilan ang ating naiguhit? Ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin, ang 1 fourth of 12 ay 3. Bakit? Dahil sa bawat grupo o bawat pangkat ay mayroong tig na 3. Naunawaan po ba? Okay, next. Number 2, mayroon tayong 5 krayola sa bawat pangkat. Kumpletuhin natin dahil ang 5 ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Ayan. Alright. Ilan na lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Ibig sabihin, ang lima ay kumakatawan sa sangkapat ng 20. O, 1/4 of 20 ay equals 5. Yan sa Ingles, ha? O sa Tagalog ay, ang sangkapat ng 20 ay 5. Yan. Next number. Ang isa ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Kumpletuhin uli natin ang apat na pangkat. Tulad nito. Yan. Ilan na lahat ang mga gitara? Apat. Ibig sabihin, ang 1/4 of 4 ay 1. Sa Tagalog, ang sangkapat ng apat ay isa. Next number. Ang apat ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Kumpletuhin uli natin ang bawat pangkat. Tulad nito. Ayan. Ibig sabihin, ito ay 1/4 of ilan lahat ang bayabas? 16. 1/4 of 16 ay 4 dahil apat sa bawat pangkat at ito kung bibilangin natin ay 16 siya lahat. Ibig sabihin, ang 1/4 of 16 ay 4. Sa Tagalog, ang sangkapat ng 16 ay 4. Next number. Mayroon tayong dalawang stars. Ang 2 ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Kumpletuhin natin ang bawat pangkat. Ayan. Kaya naman, ilan lahat yan? Okay, mayroon na tayong 8. Ibig sabihin ito, ang 1/4 of 8 ay 2 o ang sangkapat ng 8 ay 2. Ngayon naman, buklatin sa pahina 24. Ngayon ay natutuhan mo ang paglalarawan ng buong set or region batay sa kalahati at sangkapat na bahaging natira. Kung kaya maaari mong tulungan si Aki sa sitwasyon niya ngayon. Ano kaya problema ni Aki? Alamin natin. Nais ni Aki na mabuo ang kaniyang naipon para mabili niya ang paborito niyang laruang kotse. Magkano kaya ang kailangan pa niyang ipunin kung ang kaniyang inipon ay kumakatawan sa sangkapat na halaga ng laruang kotse? Ibig sabihin, mula sa 80 pesos, sangkapat nito o 1/4 ng 80 pesos ang kanyang naipon. Tulungan natin si Aki. Ito si Aki. Narito naman ang sasakyang kotseng laruan na gusto niyang bilhin. Wow! Ang galing! Nagiging motor, nagiging kotse. Ang sabi, mayroon na siyang sangkapat o 1/4 ng halaga ng laruan na 80 pesos. Ibig sabihin, i-represent nga natin ang 80 pesos sa pamamagitan ng 20 pesos. Sabayan niyo ako ha. 20, 40, 60, 80 pesos. Hatiin natin sa apat na grupo. Sa 2, 3, 4. Sa makatuwid, mayroon na siyang 20 pesos. Gamitin naman natin ang 10 pesos para ma-represent o maipakita ang 80 pesos. Sabayan niyo ako muli. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 pesos. Hatiin natin sa apat na grupo. Sa 2, 3, 4 na grupo. Sa makatuwid, mayroon na siyang 20 pesos. Ngayon naman, ang sabi ang 1/4 ng 80 pesos ay 20 pesos. Gawin natin, ibawas na natin ang halaga ng naipon niya sa halaga ng laruan. At ang halaga ng laruan ay 80 pesos. Ibawas na natin ng 20 pesos. 0 minus 0 equals 0. 0 minus 0 equals 0. Huwag natin kalimutan ng decimal point. 0 minus 0 equals 0. 8 minus 2 equals 6. Huwag kalilimutan ng peso sign. Ibig sabihin, kailangan niya pa ng 60 pesos para makumpleto ang 80 pesos na halaga ng laruang kotse. Ayan, natulungan na natin si Aki. Alam na natin kung magkano pa ang kailangan niyang maipong pera.
At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Nais kong magpasalamat sa ating mga mag-aaral na palaging nanonood at nakatutok sa Itulay para matuto ng mga aralin. Maraming maraming salamat sa inyo mga anak. Ayan, sila ang ating mga masisipag na online viewers. Sana hindi kayo magsawa sa inyong pagkatuto kasama ang inyong mga tutors. Siyempre, dito lang yan sa Itulay kung saan itutuloy natin ang inyong husay at galing sa pag-aaral. Nais mo bang ibahagi ang iyong larawan katulad nila? I-send lamang sa EVK by Teacher Eileen Facebook page o kaya naman ay i-upload sa inyong Facebook account o kay nanay o kay tatay. Siguraduhin na may gabay ka ni nanay at tatay, ha? Lagyan lamang ng hashtag Tutor Eileen at gawin itong public para makita ni Tutor Eileen ito. Para sa iba pang mga aralin, gumawa ako ng iba't ibang educational videos sa aking YouTube channel, Teacher Eileen. Sana ay mag-subscribe kayo mga bata, ha? Alright, mapapanood nyo rin si Tutor Eileen sa DepEd TV sa asignaturang Araling Panlipunan for Grade 2 kasama ko si Tutor Shane Mariano tuwing Wednesday at Saturday 9:50 ng umaga hanggang 9:40 ng umaga. Mapapanood nyo ito sa iba't ibang channel sa inyong mga television. Ayan, pinakita natin sa larawan. Maaari nyo itong screenshot para guided kayo kung saang channel nyo ito pwedeng mapanood. You may watch us on the following platforms para sa ating Itulay. DepEd Philippines FB page, DepEd Tayo Facebook page, DepEd EdTech Unit Facebook page, DepEd EdTech Unit YouTube channel, at DepEd TV YouTube channel. Lagi nating tatandaan, maging matanong at matiyaga upang maging mathusay, matinik at matalino. Dahil madali at matsayang matuto kasama ang inyong matsayahing guro. Maraming salamat para sa anumang komento o suggestions. Mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph. Susunod natin si Tutor Sherwin para sa Math 2. Paalam! Stay safe, everyone! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!